Fancy, congrats po. Bro, congratulations po. Congrats po. Ayun o, pare. Pagkita ko na naman. Good morning kay Mark Gamboa. Ang birang patis na may kasamang kamatis. Oh. Congrats pare. Ha. Salamat, salamat. Konsyal. Iba na, iba na. Ibang level na nung kaibigan ko. Iba rin ang level mo, bro. Patasang pataas si pantas mo. Congrats, bro. Sige. Thank you, tol. Thank you, tol. Tayo. Hey. Hello po. Congrats po. Once again. Day lang po ha. Good morning. Oh, good morning pa. Good morning, Mayor. Amusta, salamat sa pagbisita. Opo, libre po. Sige pa. Mayor Vigor, patanong ko lang po, anong maaasahan po nila dito sa second term nyo po? Ngayon na yung konseho po ay karamihan po mga kaaliyado nyo. Una sa lahat, paitingin pa natin yung mga pagbabago. Ano? Stensya na. Simulan na natin paglilinis ng pamahalaan. We've saved billions of pesos na dati napupunta sa korupsyon. Ngayon naman, ang focus natin, yung tinatawag na fund utilization rate na tumaas. So, lumalaki yung pondo natin available. Siyempre, kailangan gastusin natin yun para sa kapakanan ng taong bayan, ng mga Pasigueño. Marami tayong bagong project mula sa dialysis center hanggang sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng ating universal healthcare. Target natin, isa tayo sa mga mauuna pagdating sa universal healthcare implementation sa buong Pilipinas. Ano? At marami pang iba, yung mga infrastructure na nasimulan na, tutuloy natin, gaya ng mga interior roads, alis, na dekada nang hindi napapagawa. Yun yung mga hindi masyadong naibabalita, pero tuloy-tuloy po natin ginagawa yan. At sa tulong ng bago nating sanggunian panlungsod, na meron na tayong majority, hindi po kagaya last term, ay sigurado pong mas mabilis tayong makakakilos din. Kaya sa lahat ng Pasigueño, sa lahat ng sumusuporta, maraming maraming salamat. Thank you very much po. Ano pala tayo, may launching tayo ngayon ng electric vehicle charging station natin. So first po yan, at least na public dito sa ating lungsod, yung mga may electric vehicle na dyan. So, pinopromote natin ng electric vehicles eh. So free po yan sa ngayon, free. At meron din naman electric vehicles, electric trikes, yung ating LGU na at least meron na tayong charging station ngayon. Na tulong ng Cleaner Asia at iba pang mga partners natin. So punta tayo doon. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako po ay excited din ano sa pag-launch natin nitong ating bagong electric vehicle charging station sa ating Medyo Parking City Hall Complex. Nasabi na naman ni Anton kung bakit importante ito at kung ano ba yung layunin natin sa pagtatayo ng isang EV charging station. Pero siguro dapat po ay magpasalamat tayo sa mga tumulong sa atin para maging posible ito. At represented din po ngayong umaga, syempre unang-una sa lahat ang ating matagal na rin partner, Clean Air Asia. Nasaan po sila? Yeah. Okay. Maraming salamat po ma'am sa lahat ng mga kasama niyo. Meron din tayong mga bisita ngayong umaga mula sa Department of Science and Technology. Nasaan po kayo? Opo, ma'am. Sir, thank you po for being here this morning sa ating mga kasama mula sa Department of Energy. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you for taking the time to be with us this morning. Siyempre, kasama din po natin ang ating bagong sanggunian panlungsod natin. First flag raising ceremony po namin magkakasama ngayon. Yun po sila. At gusto ko lang din magpasalamat sa ating City Transport Office o City DMO sa pamamuno ni Sir Anfon C. Nang talagang sila po namumuna sa pagsulong sa mga pulisiya, mga proyekto para sa isang magandang kinabukasan para sa ating lahat. Kontra sa pollution, kontra sa climate change, lahat ng masasama sa ating mundo. Ayan po ang nilalabanan nila towards better and more sustainable solutions for mobility sa ating lahat. Alam ko pong maraming matutuwa dito sa ating electric vehicle charging station. Siyempre mga advocates natin para sa environment na kasama sa sanggunian. Siyempre po, siguro unang-unang matutuwa po dito mga konsi, wala na pong iba, kundi si Tita Konsi, Corey Raymundo.
Dahil siguro kung sinusundan niyo po yung kampanya namin, mapapansin niyo po, meron kaming isang kasama na laging naka-motorcade. Pero wala naman pong problema dahil yung pagka-motorcade niya, sustainable transport naman po ang gamit niya. Naka-scooty siya, so yung scooty ni Tita pwede niya nang i-charge dito, walang bayad. At mga e-trucks natin, at sa susunod ng mga buwan, Sir Anton, dadamihan pa natin ang mga e-vehicles natin sa ating lungsod. Meron tayo, ano yung tawag dun sa ano eh, apat yung gulong na tricycle. Meron tayo e-quad recycle, may bagong pakulo si Anton. Sabi niya kasi dati, meron tayong e-tricycle na apat yung gulong. Sabi ko medyo mahirap yung tricycle na apat yung gulong. Hindi na tricycle yun. So quadcycle na ang tawag sa kanya. So, ayun po, marami tayong gagawin sa susunod na mga buwan hanggang sa susunod na tatlong taon para sa sustainable transport. At ang layunin natin dito, gusto natin siyempre maging environmentally friendly. At higit pa rin, gusto natin i-push ang magiging mobile ng ating lungsod at ng ating mga mamamayan sa paraan na maganda para sa kalikasan. So again, sa lahat ng tumulong para maging posible ito, maraming maraming salamat at congratulations sa ating lahat. Yeah! Thank you, Mayor. Pwede ka mo rin naman sa trend.